pelikula ay nagbukas sa 1300s na nagsasalaysay sa isang binata na nagngangalang Ash Williams na nagpapakilala sa kanyang sarili bilang isang alipin. Siya ay kasalukuyang nakagapos sa kadena at kinakalagkad kasama ng ilan pang mga lalaki. Habang ipinapaliwanag ni Ash na hindi palaging ganito ang kanyang buhay, napalitan ng flashback ang eksena. Ito ay unang bahagi ng 1990s, at si Ash ay nagtatrabaho bilang simpleng clerk sa lokal na grocery store sa kanyang bayan. May kasintahan siya na si Linda, na isa ring clerk sa parehong grocery store. Isang araw, nagbakasyon ang dalawa sa isang tila abandonadong kubo sa kakahuyan. Sa loob ng isa sa mga kabinet, nakita nila ang isang libro na tinatawag na Necronomicon Ex Mortis, o Aklat ng Mga Patay. Pagkatapos ay ipinahayag na ang dating may-ari ng kubo ay isang archaeologist na natuklasan ang libro sa panahon ng paghuhukay. Maya-maya, pinatugtog ni Ash ang kaset ng propesor na bumigkas ng mga sipi mula sa libro. Ang recording na ito ay naglalaman ng ilang mga orasyon na sa kasamaang palad ay naglabas ng masamang kwersa sa kakahuyan. Nang gabing iyon, pinatay ng masasamang espiritu si Linda at pagkatapos ay hinabol si Ash. Nagsimula silang angkinin siya sa pamamagitan ng mga daluyan ng dugo sa kanyang kanang kamay. Ang kawawang lalaki ay napilitan na putulin ang kanyang kamay upang maiwasan ang pagkalat ng pangkukulam sa kanyang buong katawan. Ngunit hindi dito natatapos ang kanyang problema dahil patuloy siyang hinahabol ng mga espiritu. Nabugbog at nag-iisa, hinanap ni Ash ang libro para sa tulong at nakahanap ng spell para talunin ang mga demonyo. Gayunpaman, nang siya ay bumigkas ng spell, isang time vortex ang bumukas at siya ay sinipsip mismo kasama ang kanyang sasakyan, isang shotgun na nakatago sa kubo, at ang chainsaw na ginamit niya sa pagputol ng kanyang kamay. Inihatid ng vortex si Ash at ang iba pang mga bagay sa isang malawak at walang laman na lupain noong AD 1300. Pagkalipas ng ilang minuto, pinalibutan siya ng mga kabalyero ni Lord Arthur, isang makapangyarihang hari na gustong mamuno sa buong British Peninsula. Ang mga kabalyero ay nalilito dahil si Ash ay tila nakasuot ng mga damit na tila kakaiba sa panahon ngayon. Dahil dito, ipinatawag nila ang pantas upang malaman kung ano mismo ang nangyayari. Nang makita ang misteryosong estranghero at ang kanyang sasakyan, sinabi ng pantas na si Ash ang siyang magliligtas sa sangkatauhan mula sa kalupitan ng mga Deadites, gaya ng isinulat sa Aklat ng Mga Patay. Ang mga Deadites ay isang species ng undead parasitic spirit na kumakain sa kaluluwa ng mga buhay na nilalang at nagtataglay ng kanilang mga katawan. Ibinunyag na sa kasalukuyan, ilang bahagi ng Britain ang pinamumugaran ng mga Deadites. Sigurado ang pantas na si Ash ang solusyon sa kanilang mga problema. Gayunpaman, ang kapitan ay tumangging maniwala sa gayong mga hula at iniisip na si Ash ay isa sa mga tauhan ni Duke Henry. Si Duke Henry ay isang Scotsman na nakikipagdigma sa English Knights. Bumalik ang pelikula sa unang eksena, kung saan kinakaladkad si Ash kasama ng iba pang mga nahuling sundalo patungo sa kastilyo ni Lord Arthur. Pagdating nila, maraming magsasaka at iba pang ordinaryong tao ang nagbunyi sa kanilang hari. Sa gitna ng karamihan, may isang magandang dalaga na nagngangalang Sheila, na ang kapatid ay isa ring kabalyero sa hukbo ng hari. Hindi niya mahanap ang kanyang kapatid sa mga bumabalik na kabalyero at tinanong si Lord Arthur kung ano ang nangyari sa kanya. Ibinigay niya sa kanya ang masamang balita na ang kanyang kapatid sa kasamaang palad ay namatay sa labanan laban sa mga tauhan ni Duke Henry. Si Sheila ay naiwang wasak, at sa kanyang galit, hinawakan niya si Ash sa kanyang buhok, sa pag-aakalang isa siya sa mga tauhan ni Duke Henry. Dinuraan niya ito at isinumpa na malapit nang maipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Kasunod nito, ang lahat ng mga sundalo ng kaaway ay dinala sa gitna ng kastilyo, kung saan ginawa ang isang uri ng hukay. Si Duke Henry, nakabilang din sa mga nahuli, ay lumapit kay Ash na gulat na gulat. Hindi pa niya ito nakita at siguradong hindi kasama si Ash sa nasasakupan niya. Nakiusap sa kanya ang ating bayani na sabihin ang katotohanan sa lahat, ngunit alam ni Duke na hindi kailanman maniniwala ang kanyang mga kaaway sa kanyang mga salita. Tila si Ash ay nahatulan ng parehong kapalaran ni Duke at ng kanyang mga tauhan. Makalipas ang ilang segundo, dumating si Lord Arthur sa bakuran ng kastilyo at pinarusahan ang kanyang kaaway. Ibinunyag niya na ang kanyang kaharian ay nagdurusa mula sa pag-atake ng mga Deadites, at sinamantala ni Duke Henry ang mahinang oras upang makalusot sa kanila. Dahil dito ay sinentensyahan niya si Henry at ang kanyang mga tauhan na ihagis sa hukay.
sinubukan ni Ash na sabihin kay Lord Arthur na hindi pa niya nakita si Duke Henry at hindi niya alam kung sino siya. Ngunit tumanggi silang makinig sa kanyang mga pakiusap at itinapon siya sa hukay. Sa kabutihang palad ay nakaligtas si Ash sa pagkahulog dahil puno ito ng tubig na hanggang bukong-bukong. Ngunit pagkatapos ay isang pangit na mukhang weirdo ang lumabas mula sa ilalim ng tubig at nagsimulang umatake sa kanya. Nang tila ang lahat ng pag-asa ay huli na, ang pantas mula kanina ay dumating sa bukana ng hukay. Naniniwala siya na ang kakaibang taong ito ay ipinadala upang tulungan sila sa digmaan laban sa mga deadites. Dinala rin ng pantas ang chainsaw ni Ash na nakumpiska kanina. Itinapon niya ito sa loob ng hukay at agad na inayos ni Ash sa kanyang kanang kamay. Ngayon na may kasamang modernong sandata, walang kahirap-hirap niyang hiniwa ang kanyang kalaban sa dalawang piraso. Nagulat si Lord Arthur sa tanawin at iniutos niya na ilabas ang mga spikes sa loob ng hukay. Pagkatapos ay sinimulan ng mga sundalo na hilahin ang metal na kadena, na naging sanhi ng paglitaw ng mga matutulis na spike mula sa magkabilang dulo ng hukay. Sa kabutihang palad, ginamit ni Ash ang kanyang mabilis na pag-iisip at hinawakan ng metal na kadena, na dahan-dahang humila sa kanya palayo sa mga spike at pataas patungo sa kaligtasan. Makalipas ang ilang segundo, isang deadites ang lumitaw mula sa dingding ng hukay. Hinawakan nito ang kanyang paa at kakagat na sana ngunit nagsara ang mga spike at hiniwa ang halimaw. Kasunod nito, umakyat si Ash palabas ng hukay at mabilis na nakuha muli ang kanyang natitirang sandata mula sa pantas. Ginamit niya ang kanyang double-barreled shotgun para takutin ang mga naninirahan sa kaharian. Pagkatapos ay pinalaya niya si Duke Henry, at nangako ang huli na babayaran niya ang pabor. Nasaksihan ang lahat ng ito, buong tapang na humakbang si Lord Arthur upang labanan siya gamit ang kanyang mahabang espada. Ngunit pinaputukan ni Ash ang talim at naputol ito sa dalawang piraso. Ang mga nagtitipon na mamamayan ay namangha sa sobrang lakas ng makabagong armas at sa wakas ay sumang-ayon na makinig kay Ash. Inihayag niya na hindi siya mula sa kanilang panahon ngunit mula sa hinaharap at nais na bumalik nang hindi sinasaktan ang sinuman. Nang gabing iyon, habang nagpipiesta si Ash sa kanyang bagong nahanap na katanyagan sa kaharian, lumitaw ang pantas na may dalang masamang balita. Inihayag niya na ang tanging paraan upang makabalik si Ash sa kanyang panahon ay sa pamamagitan ng pagkuha ng Necronomicon o ang Aklat ng Mga Patay. Tanging ang makapangyarihang aklat na ito lamang ang naglalaman ng spell na maaaring muling magbukas ng Time Vortex. Gayunpaman, ayaw ni Ash na magkaroon ng anumang kinalaman sa libro dahil ito ang dahilan kung bakit nawala ang kanyang kasintahan pati na rin ang kanyang kanang kamay. Hinimok niya ang pantas na humanap ng ibang paraan para makauwi siya ng ligtas. Sa sandaling ito, ang matandang katulong na babae na nakatayo sa malapit ay nagsimulang magkaroon ng marahas na seizure. Nag-transform siya sa isang deadites at nagsimulang lumutang sa kalagitnaan ng hangin. Sa isang malalim na napakapangit na boses, inanunsyo niya na hinding-hindi mahahanap ng mga tao ang Necronomicon at sa huli lahat ng kanilang kaluluwa ay mabibiktima. Pagkatapos ay bumagsak siya sa sahig, nagpapanggap na patay na. Walang muwang na nilapitan ni Lord Arthur ang matandang babae ngunit pinigilan siya ni Ash sa takdang panahon. Ang deadites ay nagpatuloy sa nakakatakot na pag-atake, na pumatay ng ilang mga sundalo. Ngunit nagawa ni Ash na itumba ito gamit ang kanyang classic shotgun. Sa resulta ng pag-atake, inulit ng pantas ang kanyang punto. Kapag nahanap ng mga deadites ang Necronomicon bago nila magawa, ang mga tao sa lahat ng panahon ay mawawala. Dahil dito, napagtanto ni Ash na mas malala ang sitwasyon kaysa sa inaasahan, kaya pumayag siyang hanapin ang itim na aklat. Sa pagdaan ng mga araw, naghanda ang mga sundalo ng espesyal na baluti para sa naputol na kanang braso ng estranghero. Samantala, si Sheila ay nagsimulang umibig kay Ash at ginawan pa ito ng kumot para sa kanyang paglalakbay. Sa gabi bago siya dapat magsimula sa kanyang paghahanap, ang dalawa ay nauwi sa pag-iibigan. Kinaumagahan, pumalis si Ash sa kastilyo kasama ang pantas at ilang iba pang sundalo. Ngunit sinamahan lamang nila siya hanggang sa bukana ng pinagmumultuhan na kalsada na tinatawag na Road of the Dead. Sinabihan ng pantas si Ash na sundan ang kalsada hanggang sa makarating siya sa isang sementeryo. Doon, maghihintay sa kanya ang Necronomicon at kapag kinuha niya ang libro, kailangan niyang sabihin ang mahiwagang parirala, Clotuvar ata Nikto. Kasunod nito, kinuha ni Ash ang kanyang kabayo at dumaan sa Haunted Forest.
Ngunit habang palalim ng palalim ang kanyang pagpasok sa kakahuyan, isang misteryosong demonyo ang nagsimulang humabol sa kanya. Nabigla nito ang kawawang kabayo at nagsimula itong tumakbo sa kahit saang direksyon. Maya-maya ay bumangga ito sa sanga ng puno at bumagsak sa sahig. Ngayon, nawalang kabayo at tinutugis ng demonyo, nagtago si Ash sa malapit na windmill para sa kaligtasan. Nang gabing iyon, napansin niya ang kanyang refleksyon na lumilingon sa kanya at lumapit sa salamin na nakalagay sa malapit. Ngunit ang salamin ay mas malapit kaysa sa kanyang iniisip, at hindi sinasadyang nabangga niya ito. Kinuha ni Ash ang isang sirang tipak at tinitigan ang pagod niyang mukha bago ito itinapon sa lupa. Sa sandaling ito, tatlong maliliit na refleksyon ni Ash ang lumabas mula sa nabasag na salamin at nagsimulang pahirapan siya. Nagawa nilang ihulog siya sa metal sheet, at nawalan ng malay. Pagkatapos, itinali nila siya, at ang isa sa maliit na Ash ay sumisid sa kanyang lalamunan. Makalipas ang ilang segundo, nahati ang katawan ni Ash sa dalawang ganap na nasa hustong gulang na tao mula sa baywang pataas. Nagsimulang tumawa ng labis ang bagong usbong na katawan na nagpapanik sa kanya. Siya ay bumangon at tumakbo sa kakahuyan, ngunit ang usbong na bersyon ay ganap na nahati sa kanyang katawan. Ngayon, may dalawang bersyon ng Ash, ang isa ay masama at ang isa ay totoo. Pagkatapos ay nagsimula silang makipaglaban sa isa't isa at lumilitaw na sila ay pantay na tugma. Gayunpaman, ang ating bayani sa kalaunan ay nangibabaw at binaril ang kanyang kopya sa mukha. Pagkatapos ay kinalagkad niya ang deformed na katawan ng kanyang kalaban pabalik sa windmill, hiniwa ito sa mga piraso gamit ang kanyang chainsaw, at naghukay ng libingan para dito. Ngunit bago niya ito may libing, binuksan ng masamang Ash ang kanyang mga mata at nangakong babalik para sa paghihiganti. Sa sumunod na eksena, muling natagpuan ni Ash ang kanyang kabayo at sa wakas ay nakarating sa libingan. Ngunit sa kanyang pagkabigla, isang malaking libingan ang naglalaman ng tatlong libro sa halip na isa. Binuksan niya ang unang libro at halos masipsip sa ibang dimensyon. Ngunit salamat sa kanyang metal na kamay, nagawa ni Ash na kumapit sa puntod at isinara ang libro. Pagkatapos ay binuksan niya ang pangalawang libro, ngunit bigla siyang kinagat nito. Sa kabutihang palad, nagawa ni Ash na labanan ito at nakuha ang totoong Necronomicon. Ngunit nang subukan niyang sabihin ang mahiwagang parirala, napagtanto niya na nakalimutan na niya ang katapusan nito. Sinubukan ni Ash na linlangin ang libro sa pamamagitan ng pagbulong sa nakalimutang salita, ngunit binuhay lamang nito ang lahat ng mga demonyong nakalibing sa libingan. Natakot siya dito kaya pasimple niyang kinuha ang libro at nagmamadaling bumalik sa kastilyo. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga patay na katawan at ang mga demonyo ay bumangon mula sa kanilang mga libingan at nagsimulang magmarcha patungo sa kastilyo ni Lord Arthur. Ang masamang Ash ay gumising din at pinag-isa ang mga deadites sa isang hukbo ng kasamaan. Sa kanyang pagbabalik, iniabot ni Ash ang aklat sa pantas at hiniling na ibalik sa kanyang sariling panahon. Masaya ang mga mamamayan na naibalik niya ang Necronomicon ngunit nagtanong ang matanda kung sinabi niya ang mahiwagang parirala bago ito kunin. Sinabi ng kinakabahan na si Ash na binigkas niya ang karamihan ng mga parirala ng tama ngunit alam ng pantas na siya ay nagkamali. Pagkatapos ay ibinunyag niya na ang pag-angat ng libro ng hindi binibigkas ng tama ang parirala ay magpapakawala sa hukbo ng masasamang deadites sa mundo. Humingi ng paumanhin si Ash para sa kanyang mga pagkakamali ngunit nananatiling determinado na bumalik sa kanyang panahon. Iginiit niya na natupad niya ang kanyang bahagi sa pamamagitan ng pagbabalik ng libro. Nang marinig ito, ang lahat ng mga mamamayan, kabilang si Sheila, ay nawalan ng paggalang kay Ash habang sinusubukan niyang tumakas sa kanilang pinakamahirap na oras ng pangangailangan. Habang silang lahat ay nagtatalo, ang masamang Ash ay lumusob sa kastilyo kasama ang higanteng nilalang na parang paniki at dinukot si Sheila. Dinala niya siya pabalik sa sementeryo at pinilit ang sarili sa kanya, sa huli ay ginawang masamang reyna ng mga patay ang inosenteng babae ng Nayon. Sa sumunod na eksena, nakita ni Ash ang kalungkutan na naidulot niya sa mga taga-Nayon na umaasa sa kanya. Sa kalaunan ay nagbago ang isip niya kaya nagpasya siyang pangunahan ang mga tao sa digmaan laban sa hukbo ng mga patay. Una, nagpadala siya ng uwak kay Duke Henry, na hinihiling sa kanila na sumali sa labanan laban sa karaniwang kaaway. Pagkatapos ay lumikha siya ng ilang mga paputok na armas gamit ang kaalaman mula sa aklat aralin sa mechanics at chemistry sa kanyang lumang kotse.
Pagkalipas ng dalawang gabi, dumating ang hukbo ng mga patay sa pintuan ng kastilyo kasama ang kanilang pinuno, ang masamang Ash, at masamang Reyna Sheila. Isang malupit na laban ang naganap sa pagitan ng dalawang partido. Sa una, ang mga tao ay nakakuha ng kontrol gamit ang kanilang mga modernong pampasabog at armas. Ngunit sa lalong madaling panahon, ang hukbo ng mga patay ay pumasok sa pangunahing pinto at gumawa ng kalituhan. Pinatay nila ang daan-daang tao at tila nawala ang lahat ng pag-asa. Gayunpaman, lumitaw si Duke Henry kasama ang kanyang hukbo ng mga Scotsmen sa tamang oras at binago ang sitwasyon pabor sa mga tao. Samantala, ang masamang Ash ay nagmadali patungo sa loob ng kastilyo upang kunin ang Necronomicon. Sinundan siya ni Ash at ang dalawa ay nasangkot sa isang matinding labanan para sa kinabukasan ng sangkatauhan. Ilang mahuhusay na suntok ang binitawan ng ating bayani sa kanyang kalaban, ngunit dahil literal na deadites ang masamang Ash, patuloy siyang bumabalik. Sa kabutihang palad, si Ash ay gumamit ng sandata na wala sa kanyang kopya, isang mahusay na gumaganang utak. Naglabas siya ng paputok, pinasok ito sa bibig ng deadites, at itinapon siya sa hangin gamit ang higanteng tirador. Ito ay naging sanhi upang sumabog sa libo-libong piraso ang masamang Ash at sa kanyang pagkamatay, si Sheila sa wakas ay napalaya mula sa kanyang spell. Sa resulta ng labanang ito, inayos ni Duke Henry at Lord Arthur ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan at pumirma ng isang kasunduan na huwag atakihin ang isa't isa. Samantala, binigkas ng pantas ang isang sipi mula sa Necronomicon at binigyan si Ash ng potion para makabalik sa kanyang tahanan. Ngunit para magawa ito, kailangan niyang bigkasin ang pariralang Plotuvar ata Nikto. Sa huling eksena, binigkas ni Ash ang parirala at ininom ang potion. Lingid sa kanyang kaalaman, uminom siya ng labis na patak ng potion at nadala sa ibang realidad. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.